sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Itong pinag-uusapan natin ay high blood pressure. Yung mga emergency situation na ganito, importante po alam natin yung gagawin. Para hindi tayo nakadepende dun sa pagbibigay ng gamot, sabi ko nga, pwede itong makontrol without medication. Kanina, nabanggit natin yung kailangan magpapayat, bantayan yung bewang. Pangalawa, pag-i-exercise. At syempre, ang isa pang pamamaraan ay maging healthy yung inyong mga kinakain. Diba? Okay lang kumain ng kumain. Basta madaming prutas, madaming gulay. Medyo kontrolin nyo yung mga saturated fats, yung mga pagkain na mayaman sa kolesterol. Diba? Kaya nga, lagi natin yung binabanggit ng mga nakaraan pa na sa panahon ngayon, maging sensitive tayo pagdating sa pagkain. Yung iba, post ng kung ano-ano mga kinakain. Tapos pagka nakita ako or minsan magte-text, ano pong pwede kong gawin? Mataas yung sugar ko, mataas yung BP. Kaya ang sa akin dapat magbawas kayo ng pagkain. Ano, maging maingat talaga tayo. Mas maganda na magkaroon kayo ng food diary. Isulat nyo kung ano yung mga kinakain, lalo na kung kayo talaga ay hypertensive. Kumbaga, tingnan nyo, let's say in a week time, sulat nyo kung ano yung mga kinakain. Tapos, pag-aralan nyo gaano karaming kinain. Diba? Yung eating habits nyo, pag-aralan nyo. Yan ay makakatulong para ma-monitor, ma-adjust natin yung mga gamot. Yung pagkain talaga. Ang isa pa, ay i-consider yung sa potassium. Medyo itaas yung potassium sa ating diet. Kasi pag mataas yung potassium sa ating diet, meron siyang effect dun sa sodium. Kasi ang sodium, pagka mataas talaga, pag madami yan sa ating dugo, tataas yung ating blood pressure. Siyempre, ang magandang source ng potassium ay sa pagkain, mga prutas, mga gulay. Although kung talagang kailangan, pwede namang magbigay. Yan, depende po sa inyong doktor. Ako talagang lagi ko yung binibigay yung potassium para ma-regulate natin yung effect ng sobrang sodium, lalo na dun sa hindi pa kayang mag-control sa kanilang diet. So ang sources ng potassium, napakarami namang prutas at gulay. So yung level ng potassium ay depende po. Yung dosage, kung magbibigay ng potassium tablet, nasa inyo pong doktor, depende dun sa evaluation. Sabi nga, maging smart shopper. Tingnan nyo yung mga label ng inyong mga binibili na yung iba ay mapapansin nyo talagang mataas yung sodium na alam natin makakaapekto sa ating blood pressure. Ang isa pang dapat nabantayan talaga bukod sa potassium, yung sodium mismo. I-reduce yung sodium sa diet. Na pansinin nyo, kahit na konting reduction ng sodium sa diet, it can improve yung heart health. Pwedeng ma-reduce yung blood pressure by about 5 to 6. Pero wag naman yung sobrang tabang kasi yung iba, sa sobrang takot sa sodium, sobrang tabang naman, delikado rin. Kasi pag sobrang tabang, napansin, madami rin problema. Tataas yung kolesterol, diba? Tataas yung triglyceride. Kaya talagang dapat lang na nabalansehin. Yung effect kasi ng sodium sa tao, iba-iba. Merong iba na pagkakonti, lalong nahirapang huminga. Yung iba, nahirapang umihi. Kaya talagang babantayan natin. So, nandun yung kailangan mong basahin yung mga labels. Hanggat maari, pumili ng mga low sodium alternatives na mga pagkain o mga inumin na normally binibili ninyo. Usually, mga junk foods ang mataas talaga yung sodium. Ang
pinakamagandang gawin ay limitahan yung pagkain ng mga processed foods. Mas maganda yung mga natural foods kasi nandoon, mapapansin nyo, mababa yung amount ng sodium. Kasi dun sa mga processed food, talagang nandyan yung sodium para ma-preserve, para mapatagal yung shelf life. Ngayon, dun sa mga nagluluto, hindi yung basta-basta ka maglalagay ng asin. May mga pwedeng ilagay. Alam nyo ba na yung isang kutsaritang asin, meron na siyang nasa 2,300 mg ng sodium. At ito yung RDA natin sa loob ng isang araw. So kung tatlong beses, talagang sobra. Kaya talagang dapat nabantayan. Pero pwedeng gamitin instead of salt, yung mga herbs, mga spices na pwedeng magdagdag ng flavor sa pagkain. Halimbawa, paminta. Yan, pwede yung alternative sa salt. May mga herbs na pwede. So, importante na gawin ito. Unti-unti lang yung pagbabawas ng alat. Yung iba parang nawawala ng gana. Unti-unti inyo lang hanggang sa yung panglasa nyo mag-adjust. Pero yung iba kasi, ang nangyayari, yung betsin, ang dami. Yung betsin, sodium din yon, monosodium glutamate. So yun, makaka-apekto yun. So unti-unting bawasan hanggang sa matanggal para makapag-adjust yung panglasa. Ngayon, importante rin na yung mga umiinom dyan ng alcohol, ng alak, kalimutan nyo na muna. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi dapat yung mga alak, yung mga ganyang bisyo kasi mahal po eh. Kahit pa sobra-sobra yung pera nyong pambili, mahal. Instead na ibili nyo ng alak, ibili nyo ng pagkain, yung mga healthy foods, ibili nyo ng mga prutas or gulay para talagang makatulong. Alam nyo, tingin ko kasi yung planning lang eh, nasa mga magulang, yung iba sabi nyo, mahirap, wala pang ulam. Nakakabili ng mga tigsa 10 piso na mga ulam sa tabi-tabi na hindi natin sigurado yung kalinisan, 'di ba? Doon sa mga lugar na let's say sa mga squatters area may mga ganyan. May mga documentary pa na nagawa dito sa ating bansa katulad doon sa Pagpag, 'di ba? Nasa magulang eh, halimbawa 10 piso makakakain na daw sila. Eh yung 10 piso makakabili ka na noon ng isang tali ng talbos ng kamote, 'di ba? Nandun lang sa preference eh, kung anong gustong ulamin na healthy, madaming pwede. Kaya talagang dapat na bantayan natin ito. Yung alcohol, 'di ba, mahal. Sabi ko nga, instead na ibili ng alak, ibili ng pagkain. At 'yan, madami ng mga research pagka tinanggal nyo 'yan, talagang magiging maganda yung inyong blood pressure. Wag na kayo magpalusot yung iba mga pasyente ko na do kahit konti kasi hindi makatulog. Eh minsan yung iba talagang nakakatulog kasi yung bang nainis yung asawa dahil sa instead na ibili ng ulam, binili ng alak. O di pinukpok sa ulo ng asawa, yung bote ng alak pinukpok sa ulo, di nakatulog. May mga ganong pangyayari. Kaya nga maging sensitive tayo sa panahon ngayon. Yung mga bisyo talagang alisin muna. Mag-focus tayo dun sa paano tayo makakatipid, paano tayo makakakain. Yung alak, yung sigarilyo kasama din. Yung makaka-apekto yan sa blood pressure. So kung kayo may mga mini-maintain na gamot, walang alak, walang sigarilyo dapat. At madami pang pwedeng gawin para mapababa yung blood pressure nang hindi mo kailangang uminom ng gamot. Kasi yung iba, natatakot sa gamot. Ang isa pa ay yung kape, huwag masyado. Okay lang yung isang tasa sa isang araw. Pero yung maya't maya, yung iba tuwing pagkatapos kumain, umiinom ng kape. Meron iba na yung bang sa Batangas, kahit anong oras ka bumisita sa bahay, may mga lugar na ganyan eh. Pahiinumin ka ng kape. Okay lang kung kaping barako. Kaya lang, pag sobra, hindi rin dapat. Isa, dalawang tasa. Tapos kung kayo'y nagkakaproblema sa pagtulog, kontrolin talaga yung kape. Sa pag-aaral, pwedeng magpataas ng bahagya yung sobrang caffeine sa ating blood pressure. Kaya kung kayo may hypertension, medyo kontrolin nyo, limitahan nyo. At saka kung magtimpla kayo ng kape, huwag matamis. Kasi yung iba talagang hindi na kape, pulot na sobrang
sobrang dami ng asukal. Eh, yung iba, sabi niya, eh, sugar, like, ang ginagamit nila, yung mga sugar alternatives. Kaya lang, meron ding ibang effect yon sa ating kalusugan. May mga tao na pagka sumobra yung caffeine, tumataas yung BP. Merong iba na hindi. So, tingnan nyo, pwede nyo pong i-check yung inyong blood pressure 30 minutes pagkatapos yung uminom ng caffeine or anything na may caffeine like soft drinks. Pagka ang blood pressure nyo tumaas ng 5 to 10, so maaring sensitive yung inyong blood pressure sa caffeine. Maging maingat, talagang kontrolin. Ang isa pa, stress. Ito yung problema ngayon eh. Text sa atin, nagtatanong, dahil tumaas bigla yung blood pressure, alam ko na i-stress. Dahil sa yung kasama nila sa bahay, o kaya yung kaibigan may sintomas ng COVID-19. Merong kasama sa trabaho na nag-positive. Yan yung mga nagpapa-stress ngayon eh. Yung chronic stress, merong iba naman na dahil lang sa yung perception talaga nila, yung outlook, di maganda. Yung typical na sa kanila ay nag-aalala na kahit problema ng kapitbahay, iniisip pa rin. Ewa ganun. Pagka chronic yung stress, talagang tataas yung blood pressure. Yung occasional stress, nandyan talagang tumataas yung blood pressure. Tapos, usually, pagka na-stress kasi, hindi nababantayan yung kinakain ay unhealthy. Kumbaga, para makompensate lang yung pakiramdam, iinom ng alak, magsisigarilyo, kakain ng matataba. Ganon yung iba pagka na-stress. So, tataas yung blood pressure. So, isipin mo na ano yung mga nagpapa-stress, ano yung dahilan kung bakit pakiramdam mo stress ka. Sa trabaho, pamilya, yung finances, di ba? O kaya yung pagkakasakit. So kung alam mo na kung ano yung dahilan ng stress, may mga pwedeng gawin para ma-eliminate or ma-reduce natin yung stress. Kasi hindi naman natin yan maiiwasan. Hindi natin pwedeng totally ma-eliminate yung mga stressor. Pero we can at least cope with them in a healthier way. Halimbawa, change yung expectation. Kasi di ba pagka medyo yung iniisip mo hindi natupad, hindi natuloy yung plano mo, yan, may stress ka. So magkaroon ng pagpaplano, mag-focus sa mga priorities. Yung bang hindi laging yes ang sagot. Matuto din magsabi ng no. At dapat na maintindihan na may mga bagay talaga na hindi natin mababago. May mga bagay na hindi natin makukontrol. Diba? Hindi natin mababago yung nangyayari ngayon sa COVID-19. Pero pwede natin makontrol yung hindi tayo lumabas, sumunod tayo dun sa mga pinatutupad para malimitahan natin yung exposure. Mag-focus tayo dun sa mga bagay na pwede nating makontrol. Kumbaga, magkaroon ng plano, may plan A, may plan B, may plan C para hindi tayo nadi-disappoint na yun yung pwedeng maging dahilan ng stress. Mag-focus dun sa mga issue na pwedeng makontrol at gumawa ng plano para isolve yung problema. Kung nasa trabaho, you can talk to yung manager, yung mas mataas yung position. Kaya lang, may mga pagkakataon ang nagpapa-stress, 'di ba? Yung pamilya, asawa, anak, pag-usapan para ma-resolve. Iwasan yung stress triggers. Kaya lang sabi ng iba, ay ang nagti-trigger po yung asawa kasi pag nakikita ako talagang yaw-yaw nang yaw-yaw. Hindi mo naman pwedeng iwasan, ano? 'Di ba? Yung iba nai-stress, halimbawa, traffic, ay kahit na sabihin natin nasa community quarantine, ano man yung level ng quarantine sa inyo, mapapansin nyo may mga lugar talaga na traffic. Yung iba na-stress dahil sa ganyan. Or na-stress dahil sa yung bang mahaba yung pila pagsasakay ng bus or jeep. Dahil nga limited lang yung pasahero. Diba? Nakikita ko yung pagpa-uwi na ako yung bang iikot ako dun sa merong kahit sa MRT, LRT, ang haba ng pila kapag yung time ng uwian. Kasi nga, limited lang yung sinasakay. Yun, hindi natin maiwasan. So, pwedeng gawin
medyo agahan. Saka magbaon talaga kayo ng mahabang pasensya ngayon. Yung iba kasi, eh, maikli yung pasensya. Tapos lahat sinisisi, pati gobyerno sinisisi. Eh, nakikita naman natin, ang gobyerno talagang walang tigil. Kahit sila overwork din dahil nga sa nangyayari. So isa pang paraan, ito, make time to relax and to do activities you enjoy. Diba? May mga pwedeng gawin eh. Kung nare-relax ka na maglaro lang sa gadget, okay lang yon. Pero wag nyong gawin yan habang kayo nagtatrabaho. Kung nasa bahay lang. Wag nyong gawin na nagpipipindot kayo sa cellphone nyo kung kayo yung nagmamaneho. Yan, nakakainis yung biglang titigil tapos makikita mo pag inovertikan mo, nagsi-cellphone lang talaga. Diba? Takaw aksidente eh. Yung bang nai-stress sa traffic tapos ganun yung gagawin. Pagka ganyan, tigil saglit. Diba? Hingang malalim. Importante po yon. Practicein nyo po. Deep breathing exercises. Makakatulong para ma-relax tayo. Ako dumaan dun sa pagkakataon na kala ko mamamatay din. Diba? Yung pagka nagkasakit. Ay ganun lang. Mag-focus. Humingang malalim. At the same time, ito, practice gratitude. Magpasalamat. Yung bang hindi laging galit. Makakatulong yun para ma-reduce yung stress. And madami pong pamamaraan kasi napansin natin, talagang stress eh. Malaking factor. Pag na-stress tayo, hihina yung ating immune system. Pag mahina ang immune system, lalabas ka, prone ka na mahawahan ng COVID-19. Pag nahawahan ka na mahina ang immune system, eh talagang pwede kang maigupo ng sakit. O kaya yung iba, na tingnan yung ibang malakas ang immune system, parang wala. Asymptomatic. Pero pagka ganyan, sumunod tayo dun sa mga protocols. Kailangan mag-quarantine para hindi kayo magkalat, hindi kayo makapanghawa sa iba.